Pas iki beserat lekong sos kiri skiri 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 ng buto, tinanggala na. Yan yung ating gagawing ano, santol na may bagoong, ginataang santol na may bagoong, na kung saan tinatawag sa sibuyan romblo na balitsaw. Ayan. So, balatan muna natin siya. So, ayan. So, kailangan muna natin siyang balatan lahat. Yan. After mabalatan, saka natin siya hihiwain ng maliliit at gigilingin. So, ganyan po yung proseso niya. Yes, hello, what's up? Ayan, muling nagbabalik sa Lovely Sweetie. Ngayon, ang ating vlog or ang aking i-vlog ay gagawa tayo ng balitsaw. So, alam niyo ba yung balitsaw? Isa sa mga pinaka-special na ulam sa sibuyan romblon. Ayan, santol. Yan, kakayurin natin to. Wala kaming kayuran pero meron na kaming gilingan. And then, lalagyan natin ng bagoong na from Pangasinan. And then, ihiwain natin yung mga sili mamaya na maliliit. Lalagyan natin ng sibuyas at where is bawang. Yan, bawang. So, ngayon, natanggal naman na namin ang mga buto dahil kinain na po ni Sheila May Manzanilla. At ngayon ay atin na siyang babalatan para dapat kasi ito talaga buo. Pero ewan ko, ba't naisip na di akin pa? Ayan. So, pag ito ang ulam nyo, special to. At ayan, marami kang kanin na makakain dito. I don't know sa iba kung ano ang tawag dito. Pero kasi sa sibuyan, sa amin ang tawag is balitsaw. Yung merong santol. Gagataan natin siya. Ayan. Meron din pala kaming gata. Ayan. So, lulutuin natin siya sa gata. So, ayan. Ayan. So, ayan na. Tapos na siyang balatan. So, ayan. Hinihiwa ko na siya ng pira-piraso at inilagay ko na siya dyan sa ano, pinakagilingan niya. Okay, tapos na po lahat na hiwa. So, takpan na natin para atin na siyang giling-gilingin. So, hindi ko alam kung paano ito gamitin. Ito ba? Pinupus. Ayan, dudurugin natin. Tapos, parang kailangan natin siyang alog-alogin. So ayan, kailangan natin buksan at haluin kasi nasa gilid na siya lahat. Ayan, durog na siya pero hindi pa talaga siya durog na durog. Ayan, para siyang, ito yung ginagamit pag nagluluto ng bukis. Ayan, pwede mo siya ditong igiling na yung mga para hindi mo nahiwa-hiwain. Okay. Tatakpan ulit at gilingin muli. So, parang kailangan natin i-shake. Ilagay kaya natin lahat na. So, ilagay kaya, try natin.
So ayan, so another giling pa. Lagyan natin para gigilingin na natin ayan para mahaluto na natin. Buksan ko muna ilaw dito. So ayan, nakabukas na yung ating kawali. Ayan, tayo ay magpapakulo na ng gata. So, papakuloin ay natin ang bongga. Yan. Ilang gata ito? Ilang nyog? So, ito ay tatlong nyog. Yung tag? 35. Kailangan kasi talaga marami yung gata. Ayan. So, antayin natin siyang kumulo. Halo-haloin natin siya. Mga ano to? Isang oras. Mga 30 minutes kasi kailangan lutong-luto yung gata. Para tayo nagluluto ng ano, malagkit. Yan. Tapos nalagyan natin mamaya dito yung bawang, sibuya, sili. So, hayaan lang muna natin siyang kumulo habang ginigiling-giling natin yung ating santol. At mamaya, pagkulo na siya, ilalagay natin yung bagoong. Pagkulong-kulo na, ilalagay natin dito ang bagoong bago ang santol. Antayin natin siya ng mga 30 minutes. O, ayan. So, kumukulo na siya. Ilagay na natin ang bagoong. So, estimate natin yan. Kasi depende yan sa santol. Ayan. Kung gaano karami natin santol. Saka hahaluin. Ayan. At antayin natin siyang maluto. Ayan. So, para halo-halo na siya. Papakuloin natin siya ng bongga. So, mamaya, pwede naman natin siya ulit lagdagan na bagoong kasi ayoko din naman ng sobrang alat. So, depende sa gata at sa dami ng gata at ng santol. Estimate natin yung isang bote. Minsan, hindi pwedeng ubusin kasi ang alat niya na. So, ayan. Antayin na lang natin siya ulit ng marami. Ng ilang kulot, ilalagay natin yung ating mga sibuyas, bawang at sili bago ang santol. Para lutong-luto muna yung bagoong sa gata. So, okay, wait na lang natin siya ulit. Ng kulo-kulo na marami. So, ayan, kulong-kulo na yung gata at yung bagoong, no? So, luto na yung bagoong sa gata. Kanina pa siya kumukulo. So, ilalagay na natin yung santol. Ayan, para kahit paano, ayan, maluto din yung santol. Ayan. Yan, ito na siya kasi hindi siya piniga. Nakukulay brown. So, ang santol ay 2 kilo't kalahati. So, magkano ang kilo? 40? 20. So, meron, nagkakahalaga siya ng 50 pesos. Tapos, ang bagoong, magkano na babote ngayon? Libre lang yan. Libre lang yung bagoong pasalubong. Tapos ang gata is 3 nyog sa tagta 35. 105. So ito lang talaga siya, no? Hindi ko siya nilagyan ng asin kasi may bagoong na. Pero mamaya kung halimbawa pagtikim natin na medyo matabang siya, pwede mo siyang lagyan ng konting asin. Yan. Mamaya na natin ilalagay yung mga sili, sibuyas, bawang. Yan, para maluto. Kasi minsan pag konti na yung sabaw, hindi na talaga naluluto yung ano, yung pinaka, ano natin, santol siya. So, ito, maglalas ito ng kahit isang linggo. Lagay mo lang siya sa loob ng ref. Minsan pwede din sa labas kasi lutong-luto naman. Kaya kailangan lutong-luto siya sa gata. Yan, kasi minsan, napapanis din naman. Pag nasa ref naman kasi, yan, ay yung gata niya,
Mas masarap pag wala. Pero hindi ito magtatagal sa amin kasi ito yung magiging ulam. Kahit may ulam, ito pa rin yung pinaka ano, pampa, ano to, pampagana kumain. So wait natin siya matuyo. Ayan. Taksan natin yan. Mamaya maglalangis na siya dahil sa gata. Ayan. So tsaka yung magmimix na yung ano niya, yung sabaw. Yung pinaka-asin at alat, tas yung gata. So malinam-nam siya. So ito ay ano, natutunan namin lutuin dito sa Sibuyan Romblon. Kasi pag panahon ng tag-santol, tapos syempre maraming bagoong. Kasi yung bagoong doon is yung may ano, yung may laman, ayoko noon. So ang ginagawa ko doon dati, sinasala ko pa. Pag ginigisa or inano sa mainit na tubig, sinasala ko para walang tinik. Eh ngayon, meron na dito sa mga from Pangasinan, yung sabaw na lang talaga. So yan, so yung mga latik-latik na kanina. So wait natin yan, nakumulo ng bongga, para talaga maluto yung santol. So, favorite to ni Ate Lac. Ayan, shout out dyan, Ate Lac. Lilibit Rigoso, alam kong sobrang miss na miss mo na yung ganitong pagkain. Wala to sa Amerika. Ayan. Sa amin lang meron. So, pag panahon ng tag-santol na, hindi pwede hindi magluto sa sila may nito. Favorite nito. Tapos bukas yan. Masarap ito mag... Tamang-tama, meron ako dyan okra na binili. Tapos merong sitaw. Yan, pwede natin siyang... Parang partner, yung parang inalaga mo lang pati talong. Yan, pwede rin. Masarap siya magprito ng talong kasi ito yung partner mo. So, kahit hindi ka naman isda, may ulam ka na. Yan, kasi kung ito lang talaga yung kakainin mo, dahil yung makakain kanin. Yan. So, syempre, dahil tayo sa rice, lagyan natin siya ng gulay. Masarap ito kung meron siyang dahon ng kalamansi mamaya para medyo sana mabango. Pero wala naman tayong tanim dito na puno, no? Ang kalamansi, bunga, meron tayo na bibili. So, halo-haloin lang natin ang kante, yan. Para hindi natin, igigilig din namin yung aming sibuyas bawang para talagang pwede siyang kainin with silik. Babango yan mamaya sa siling cream. So, hindi pa siya, ano, kasi nakita mo naman, masabaw pa siya. Yan, so, talaga mamaya, ano yan, pag, ano na, yung patuyuin natin siya. Parang malagkit. So, yun lang. Abangan. So, kulong-kulong na. Yan. So, marami pa siyang sabaw, no? So, hindi pa siya luto. Kailangan kasi wala na talaga siya tuyong-tuyo. Pero, ihalo na natin yung ating giniling na sibuyas, bawang, at siling green. Ayan. Para maluto din yung, ano. Dito rin namin giniling yung santol at sibuyas. Kasi pag hiniwa-hiwa pa natin, matagal. Dito na para kasing laki din siya ng ano. Santol yung ano niya. Pwede siyang kainin, ihalo na. So, yung iba pinili-pili pa. So, antayin natin siyang matuyo. Yan, bumango na siya kasi maraming bawang. So, isa yan sa sekreto para maging masarap. Medyo matrabaho siya, pero pagkaing Pinoy, ayan. Marami pa siyang sarono. Nilagay ko lang siya para maluto na yung mga sili at bawang sibuyas. Pero nakikita niyo, matubig pa siya. Kasi hindi pwedeng pigyan yung santol kasi ang dry niya, parang sapal na lang, kaya hindi siya masarap. Kaya mas gusto ko yung hindi siya pinipigyan. Antayin na lang natin siyang matuyo. Medyo matagal nga lang, pero ganun, at least lutong-luto yung santol. Ito, butin pa siya ng 30 minutes. Okay.
So, ayan, luto na po. Una ng sabaw. Ayan, lagyan na natin siya ng sili pang pabango. Na wala ka na makikita ang sabaw, no? So, nagbabounce-bounce na siya. Sabihin, luto na talaga. Sarap na to. Ayan natin ito ang bisingkot mo. May sili siya. Lalangis na siya. Yung nakikita niyo anong langis niya. Kasi tatlong nyug ba naman yan. Yung tatlong gata. So, nababounce-bounce na. Sabihin, yung mga puti na yan is bawang yan. Na maliliit. Yan, sabihin niyo. Talagang lulutuin siya na mabuti para hindi siya madaling makanis. Kasi kung hindi na siya lulutuin, hindi siya masira. Ito kahit wala na lugo, basta nasa ref lang, okay na siya. Pag yan ba isang malinis na garapon, kaya kailangan lutong-luto. Kasi kung mamadaliin mo siya, madali din siya mapanis because of gata. Yan na yan. Masarap sana yan kung merong dahon ng kalamansi para mabango. Sa probinsya kasi nakikita ko, nilagyan siya ng dahon ng kalamansi. Kaya ang talaga siya matitirang sabaw. Yan ay kayo na lang. Yan kayo na lang. Ang makikita mo talaga pagluto na yung isang pagkain mo. Pwede na nun. Yan, nababounce-bounce na siya. Sa magkataan